Limang magkakapitbahay sa isang barangay sa Dagupan City, tinamaan ng sakit na dengue. At kaugnay ng balitang yan, may live report si Claire Lacanilao. Claire. Russell, bukod sa mataas na kaso ng COVID-19, binabantayan din ng City Health Office ang mataas na kaso ng dengue sa lungsod ng Dagupan. Kalalabas lang sa ospital ng 5 taong gulang na anak ni Aling Maribel, hindi niya tunay na pangalan matapos makaranas ng ilang araw na lagnat at pananakit ng ulo sa Barangay Bunuan, Gaset, Dagupan City. Batay sa pagsusuri ng doktor, tinamaan ng dengue ang kanyang anak. Natakot kasi hindi mo rin masabi yung mga complications ng dengue. So, in-advise ng doktor na magpa-admit siya. Panay naman ang paglilinis ni Aling Juvie sa kanilang bakuran matapos maospital ng 4 na araw ang kanyang 15 anyos dahil sa dengue. Pagsabi, dengue, agi, para akong mapayak. Paano yung doktora, uy? Ma'am, kailangan i-confine siya para hindi natin alam. Nagsusuka siya tapos yung fever niya on and off. Ayon sa ilang opisyal ng barangay, may stagnant waters malapit sa mga kabahayan na siyang posibleng dahilan ng pagdami ng kaso ng dengue. Nag-spray kami kahapon lang. Dalawang bayong in-sprayan namin para maiwasan yung kwan, lalo yung mga lamok na kwan at saka maiwasan yung mga sakit na. Wala pang dengue consolidated data ang Dagupan City Health Office. Pero tuloy-tuloy naman umano ang pagsasagawa nila ng fogging at misting operation sa mga lugar na nakapagtala ng dengue cases. Maglinis muna po sila. Tapos lalagyan po ng yung gamot po. Pag hindi malilinisan yung stagnant water, yun doon mag-iitok yung mga mosquito po. Russell, patuloy ang paalala ng otoridad na panatilihin ang kalinisan sa lugar, iwasang mag-imbak ng tubig upang hindi pamahayan ng lamok, at huwag mag-adtubiling magpakonsulta sa pinakamalapit na ospital kung sakali makararanas umano ng sintomas ng sakit na dengue. Russell. Maraming salamat, Claire Lacanilao.